paalis pa ako ng tao. I'm trying my best. Huwag kayo maniwala nitong si, lalo na ito si Asierto. Ito nga yung nag... Putang, tanungin ko kayang military pati polis. Bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47. 1,000 something pieces. Tapos, dineliver niya sa New People's Army. Pulis itong gagong to, ha? Napakinggan ninyo yung tinig po nitong si Rodrigo Duterte nung siya po ay Pangulo pa ng Pilipinas, kung saan tinatanong niya ang kanyang mga kapulisan at kasundaluhan kung bakit daw po buhay pa yung certain Asierto. Ito pong Eduardo Asierto, yung nakikita niyo po ngayon sa screen natin, siya po ay dating pulis na nagsiwalat po ng di umano'y proteksyon na ginagawa nito pong si Rodrigo Duterte at kasama po si Senator Bongo sa mga drug lords dito sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Pero hindi po siya napakinggan at bagkos, siya po ay sinampahan pa, nirekomendang sampahan pa ng kaso. Ito pong si Colonel Asierto, galit na galit si Rodrigo Duterte tulad po nung napanood ninyo kanina. At nagtanong pa sa kanyang kapulisan at kasundaluhan kung bakit hindi pa raw po patay itong si Colonel Asierto. At kanya po itong pinagbintangan na nag-import daw po ng nag-smuggle ng mga baril AK-47 para daw po ibigay ito sa New People's Army. May katotohanan po yan? May katotohanan po ba yan? Eh, tingnan po natin ang pahayag nitong si Colonel Asierto, dating pulis po ito, ng kanya na pong depensahan ang kanyang sarili sa mga alegasyon na ibinato sa kanya ng Duterte administrations. Dalawang bahagi po ang video na ito mula po sa Rappler. Una, ex-cop Asierto Duterte PNP ignored intel on Michael Young drug links. At pangalawa, ito na po yung sinasambit naman ni Colonel Asierto kung saan siya po ay muling lumabas sa publiko at ino-offer niya po na magtestigo laban po kay Duterte at saka kay Michael Young. Mamaya po natin panonoorin yan, pero unahin po natin reaksyonan ang video na ito, mga tol. Before pa ng election ng 2016, lumabas yung ano, report na sa akin si Michael Young. Ang report na sa akin is involved sa illegal drugs. So, naganap ako ng ano, ng information kung paano kumababadidate. Ang report na sa akin is involved siya doon sa Davao laboratory na labas namin. So nag-backtrack ako doon sa... Ngayon, kung babalikan po natin yung testimonya nitong dati ding pulis o retiradong pulis na si Las Cañas, alam po doon sa kanyang testimonya na meron pong tinatawag na laboratorio doon sa Davao. At parang nagtutugma yung pahayag nitong si Asierto at saka ni Las Cañas. Ituloy po natin ang panonood. Anyway, it's up to you kung maniniwala po kayo dito sa sinasabi ni Asierto. Siyempre, sa part ng mga Duterte, ito po ay kanilang pinagbubulaanan. Information na hawak namin before. Fortunately, meron ako nakuha isang tao na merong involvement doon din sa ano, may alam doon sa Davao. So, kinausap namin siya. Kinausap ko siya. Pinakitaan namin siya ng mga litrato, yung gallery, yung ibang litrato ng Chinese. Tinanong namin siya kung meron siya makikilala. Naituro niya si Michael Young. Pero ang sabi niya noon is, yan sir, yan si Alias Dragon, sabi niya. Sabi ko bakit... Si Michael Young, mga tol, ha, para na rin sa kalinawan po ninyo, ito po ay naging presidential advisor for economic affairs kung hindi po ako nagkakamali. At isa rin po sa dahilan ito kung bakit nagkaroon ng Parmali deal. Ano? Anyway, mamaya ipapaliwanag naman niya ni Asierto doon sa isang bahagi ng video niya 2 years ago. Tuloy po natin ang panonood dito. Yes, Dragon. Sir, may tatong Dragon niya sa likod.
daligat niya. So, yun yung naging nabalidate ko na involved na si Michael Young sa drugs, sa illegal drugs. Special interest? Hindi man special interest. Kasi investigador ako, pulis ako, di ba? So, normal lang naimbisigahan ko eh. Si Michael Young, ninawin ko lang ah, hindi ako unang naglabas ng pangalan ni Michael Young. Pero si Michael Young, 2016, April 2016 pa lang, meron na akong info. Kaya lang, yung info is, it took me more than a year para mabalidate yun about kung sino si Michael Young at si Alan Lim. Si Michael Young, based dun sa report na isinadmit ko sa kanila, is involved siya dun sa pag-establish ng clandestine chabu laboratory sa Domoy, Davao City, na nahuli rin namin, na nalansag namin noong December 31, 2004. Ano yan, bagong taon. New Year yan. Ang report is, siya ang tumanggap, siya ang nag-facilitate ng dalawang 20-footer container van. Election pa lang, sinabi na sa akin na kasama nga si Michael lang yung presidente. At that time, ayoko pang maniwala na ang nasa loob ko noon is baka hindi alam yung presidente, yung mayor mo, ano na yun. Gumawa ko ng report. Actually, ito yung report. Parang kung pagbabasihan natin, syempre, ang sinasabi ni Asierto, nakakaawa din, ano, naging biktima siya ng sirkumstansya. Kasi nagtiwala siya na yung mismong lumalaban sa illegal na droga, walang kinalaman sa pangangalakal ng illegal na droga. Pero hindi ganun yung nangyari. Sapagkat yung intelligence report na kanyang sinumite sa Malacanang at even sa Senado, even sa mga kapwa niya pulis na matataas ang katungkulan sa kanya, ay hindi po pinakinggan. Ipinasa ko to sa taas eh. For General De La Rosa, kay General Albealde, kay General Aquino, Director General Aquino, ilang opisyalis ng mga Malacanang, para sabihin sa kanila na merong dalawang Chinese na laging kasama si Presidente. Before na natin ituloy mga tol, sa ngayon hindi ko po alam kung buhay pa itong si Colonel Asierto. Ano, kasi ito pong pinapanood natin ay uploaded March 26, 2019 and later may panonoodin din po tayong video niya na 2 years ago. I hope buhay itong si Colonel Asierto para nang sa ganon, kung talagang magkakaroon ng malalima na investigasyon, maikonsidera na ngayon ng kasalukuyang gobyerno ang kanyang mga naging testimonya na hindi po pinansin under Duterte administration. Baka hindi alam eh. Yun yung purpose ko eh. Baka hindi alam ni Presidente na yung kasama niya is may involvement. Kung hinihingi mo yung concrete evidence, kay Michael Young, wala siyang na-file na kaso sa kanya eh. Di ba? Pero kay Alan Lee, merong na-file na kaso na dismiss. So that is already a definite na involved siya sa illegal drug. Di ba? Di ba? Tapos lagi silang magkasama, Alan Lee and Michael Young. May info si about Michael Young na involved nga din sa Davao. Alan Lim, involved sa Cavite. Michael Young sa Davao, nagsama. Anong conclusion nyo, di ba? As investigator na ano, meron ka ng inclination na involved silang dalawa. Ang conclusion mo doon is, nakapenetrate na nga yung sindikato eh. Sa taas eh. Yun yung naiisip ko na ano. Kasi kung babasahin niyo rin yung report ko, ang nakalagay dyan sa report ko yung assessment namin. Assessment ko is Michael Young Group is nagiging conduit ng sindikato sa pag-import na ano, shabu sa atin. May access na sila dun sa ano eh,
sa authorities eh. Diba? Lagi nga silang kasama. Nabasa nila yung report. Hindi naman sila naimbestigahan. Sila Michael yan. Ako ang iniimbestigahan ngayon. Lumabas ako ngayon dahil... Yun ang masaklap na katotohanan. Ano? Alam niyo, napakalalim talaga ng illegal na droga. Ako, dati akong police at may mga alam din ako na hindi ko naman pwedeng sabihin sa harapan ng publiko. Otherwise, baka kinabukasan, wala na ako dito sa programa ko. Pero syempre, hindi naman maikakaila yung mga sitwasyon na may mga napatay na pulis nung mga panahong iyon na hindi naman talaga involved sa illegal na droga. Sila ay either binrand lang as drug lord or involved sa illegal drug trade, tapos without further investigation, eh, natumba na. Ilan po dyan, classmate ko. Merong pinatay sa Antipolo, may pinatay sa Tanawan, at merong pinatay sa Manila. Yung iba, sa iba't ibang panig ng Region 4A at saka ng National Capital Region. Yun, parang hindi katanggap-tanggap sa aming mga magkaklassmate. Kasi kilala naman namin yung classmate namin. In fact, nung mga panahong iyon, baon na baon pa sa pagkakautang yung isa. Paano ka magiging drug lord, drug trader, kung ikaw mismo baon sa pagkakautang? Madalas nangihiram pa sa mga classmate niya para lamang merong may bigay sa kanyang pamilya. Yung reason kung bakit siya nagkabaon-baon sa pagkakautang, eh hindi na ako particular sa kadahilanan. Pero isa po iyon sa mga kadahilanan na maaari kong pagbasihan na yung tao na classmate ko hindi involved sa illegal na droga. Kasi simple lang naman yan eh. Makikita naman ninyo yung mga kumakalakal sa illegal na droga. Nung mga panahong iyon, may mga kilala ako na kumalakal sa illegal na droga, gumanda ang buhay. Nagkaroon ng mga ganito, ganyan. Yet, untouchable sila. Anyway, hindi ko na ikukwento yon. Kasi nakaraan na yon at wala naman akong paghuhugutan na malalim na ebidensya. At para na rin syempre sa protection ko bilang pangkaraniwang mamamayan na lamang sa ngayon. Tuloy natin ang pakikinig dito po kay Colonel, dating Colonel Asierto. Ma'am, kailangan talaga malaman ito ng taong bayan. Kasi meron akong impormasyon, ibinigay ko sa mga taong may otoridad para aksyonan yan. Gawa ng aksyon. Wala silang aksyon eh. Mamaya babanggitin niya yung sinasabi nyo, yung chairperson ng Blue Ribbon Committee that time na si Senator Dick Gordon. Lumapit siya dyan eh, kay dating Senator Gordon at kinalauna nakalaban din ng mga Duterte. Ano kaya ngayon, Senator, dating Senator Dick Gordon, ano ang masasabi ninyo sa kasalukuyan doon sa inilapit sa inyo nitong si dating Colonel Asierto? Mamaya natin mapapakinggan yon doon sa isang bahagi ng video kung saan ibabanggitin niya ang mga pangalang Dick Gordon, Alba Yalde, De La Rosa, Bongo at syempre itong si Rodrigo Duterte. Tapos parang ngayon binabaliktad ako na ako na yung involved. Pag siguro alam kong papas na yung merong mang nakikita ko na merong justice, merong fair. Sana kung nasaan man ito si Colonel Asierto ngayon, lumabas na siya. Ano, kasi Marcos administrations na ang nakaupo at kita nyo naman, Colonel Asierto, kung paano dinidil ng kasalukuyang gobyerno ang illegal na droga. Ina-uphold nito ang rule of law at due process. Marami ng mga naipakulong. Marami ng mga napumpiskang illegal na droga. Pero kakaunti lamang yung mga naging casualty sa war on drugs ng ating kasalukuyang gobyerno. Kaya sana magtiwala kayo kay Pangulong Bongbong Marcos at kung ano man yung mga sinasabi nyo noong mga panahong ito ay ulitin nyo at pagtibayin ninyo sa pamamagitan ng pagtestigo kung kinakailangan maghabla ng kaso laban sa mga individual na binabanggit mo. As of now,
hindi level yung playing field eh, para sa akin. Hindi talaga. Hindi talaga kasi panahon ni Duterte yan eh. Ngayon, after 2 years or 2 years ago, merong isang video ang inilabas itong si Colonel Asierto at dito inihayag niya na willing po siyang magtestigo laban sa mga Duterte. Pero hindi siya pinakinggan even ng noon ay chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Senator Dick Gordon. Ayon nga sa kanya, pagdating niya sa Senado, hindi na po siya tinanong at nung mga sumunod na pagkakataon, hindi na po niya pinuntahan ang Senado kasi mayroong mga information na siya na po ay papatayin, aambushin pagkatapos po ng hearing sa Senado. Ito, baliktanawan po natin 2 years ago ang pahayag ni dating Police Colonel Eduardo Asierto. At ako po si Police Colonel Eduardo Padaron Asierto. Isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang deputy director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Asierto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko police dahil lamang sa inimbestigahan ko ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongbo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga illegal na aktibidad. Nasaan na kaya sila no sa ngayon? Si Captain Perote at saka itong si Colonel Asierto, binanggit niya yung mga di umano'y illegal na aktibidad ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinangalanan niya rin dito si Senator Bongo. Kayo po ang humusga mga tol ha. Ito po ay inilalahad ko lamang sa publiko nang nakabase po tayo sa isang interview na isinagawa mula po nung panahon na yon ng Rappler. Inuulit ko, hindi tayo naghahangad ng paninira kahit kanino dito sapagkat ito naman ay publicly available. Pwede nyo po itong panoorin sa origin ng channel na Rappler. Naka-upload po doon yan. I-type nyo lamang yung Asierto at makikita nyo na po ang iba't ibang video patungkol po dito kay Eduardo Asierto. Ituloy po natin ang pakikinig sa mga sinasambit po dito nitong si Asierto. At gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongbo. Dinukot na po nila si Perote. At malamang patay na. Ang paniniwala ni Asierto, wala na pala itong si Perote. Nadukot na daw ito. Hindi na natin i-expect na nalalabas pa ito sa hinaharap. Baka patay na nga. Pero itong si Asierto, sana tayo po ay nananawagan din sa kanya. Kung talagang totoo po yung sinasabi ninyo, magtiwala po kayo sa kasalukuyang gobyerno sa pamamahala po ni Pangulong Bongbong Marcos nang mabigyan din po ng hustisya. Hindi lamang kayo, kung hindi po yung mga naging biktima na mga inosente sa panahon po ng War on Drugs ng Duterte Administration. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagbinig sa Senado tungkol sa Pharmaly. Yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga itinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese.
hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong CGEQ. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Bigyan ko lang kayo ng background. Tanda ko pa ito, mga tol. Police kasi ako dati eh. Nung panahon na nangyari po ito, October 18, 2017. Ano? At, I'm sorry, 2016. October 18, 2016. Ito pong Korean national na si Ji Ik-ju ay dinukot po ito ng kinalauna na pag-alaman na isang pulis na nagnangalang SPO3 Santa Isabel. At ang nangyari, itong si SPO3 Santa Isabel during that time, dinala itong si Ji Ik-ju sa compound po ng anti-illegal drugs group, AIDG, doon po sa loob ng Camp Krame. At doon mismo, di umano'y pinatay si Ji Ik-ju. At thereafter, kineremate po ito sa isang funeral parlor. At since then, hindi na nga talaga nakita itong si Ji Ik-ju. Napag-alaman na lamang ng may lumabas na mga impormasyon na ang involved po sa kaso ay itong SPO3 Santa Isabel. At nadamay po dito yung kanyang immediate superior na si Superintendent Dumlao. Iba po ito doon sa General Dumlao na naging head naman po ng anti-kidnapping group. Hindi po sila related yata sa isa't isa. Ngayon, ang mga tao na yan ay humaharap po sa kasong murder. I do not know the case now kung ano na po ang nangyari, kung sila po ba ay nahatulan na sa nabanggit na kaso, pero yun po yung binabanggit na sirkumstansya nito pong si Colonel Acierto. Tuloy natin ang pakikinig sa kanya, mga tol. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Yan. Ang sinasabi kasi ni Rodrigo Duterte, katulad po ng binanggit niya po dito, muli po nating panoorin. Ngayon, nagpapaalis pa ako ng tao. I'm trying my best. Huwag kayo maniwala nitong lalo na ito si Acierto. Ito nga yung tanungin ko kayang military pati police. Bakit buhay pa yung putang inang yun? Man, he was the guy na nag-import ng AK-47 1,000 something pieces. Ngayon, common sense will tell us na walang AK-47 na ganyang karami. Kasi ang daming police operation or ating combat operation na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, killing New People's Army. At sa dinami-dami ng mga pagkakapatay sa kanila, wala naman tayong nakita. Kung meron man siguro, mangilan-ngilan lamang na AK-47. Karamihan na nakukuha po sa kanila, mga M16 rifle. Wala po akong nakita sa balita na sa napatay na NPA ay AK-47 yung kanila pong gamit. Sa mga hindi nakakaalam sa barrel, para sa madaling ilustrasyon lang, ang M16 usually ang magazine pahaba. Ang AK-47 parang pa-circular. Ano? Tapos, mas powerful ang AK-47 considering na mas malaki po ang bala nito kumpara po sa M16 rifle. Ngayon, kung talagang merong pinaghuhugutan yung sinabi ni Rodrigo Duterte, uulitin ko lamang, sana sa mga nahuhuling mga NPA o sa mga isinusuko po nilang baril, sa dinami-dami, 1,000 plus eh, na in-import daw nitong si Acierto, eh sana meron man lamang doon na AK-47, pero wala tayong nakita. Mga M16 rifle lamang nakikita natin sa mga sumuko at sa mga napatay sa ating combat operation na isinagawa ng ating gobyerno. Tuloy natin ang pakikinig dito kay Acierto. Hindi ko inagawang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate,
all right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Prop ako ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin sinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako. Kasi lumapit naman ako. Sayang yung karir nitong si Asier to, ano? Biruin mo, PMAer. Ang layo pa sana ng mararating niya sa kanyang serbisyo kung hindi lamang na-discaril dahil sa ibinulgar niyang mga impormasyon. Ganun pa man, ganun talaga ang buhay. Kaya hindi pa naman huli ang lahat. Ngayon ay Marcos administration, magtiwala po kayo at lumabas po kayo sana sa publiko at maging testigo ng ating gobyerno dyan po sa mga inaalegasyon ng inyong tao. Ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP Senator General Bato de la Rosa, Idea Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Eh yan, maunawaan natin kung bakit hindi kanila inaksyonan. Lahat po kasi yan appointed ni Rodrigo Duterte. Kaya understandable na po protektahan nila si Rodrigo Duterte. Ang parang hindi katanggap-tanggap, sa bagay, during the time kasi mga tol, maayos pang relasyon ni Gordon sa kanang Duterte. Ito kasi si Dick Gordon, ito yung nilapitan niya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Siguro kung nilapitan niya si Gordon bago mag-tapos ang termino nito diyan sa Senado nung panahon na naging magkaaway na sila ni Duterte, eh baka nabigyan siya ng kaukulang pansin. Pero Dedma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacañang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako. Kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangang idepensa ang sarili nila kasi si Attorney Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong maten sa Senate Blue Ribbon hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Attorney Rafael Kalinisan, ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-oath ako doon, may minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan noon. Subalit, hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon.
tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako nakaten dahil ipinapapatay na ako at ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isa publiko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Young. Anyway, tapos na yan eh. Hindi na Senador si Gordon, kaya ang masasabi na lamang natin dito kay Colonel Lacerto, ngayon po sana kayo lumabas, panahon ng Marcos administration, ipagkatiwala po ninyo ang inyong buhay sa kasalukuyang gobyerno na nagpapahalaga po sa buhay, naniniwala sa rule of law at due process. Mabigat po ang mga alegasyon na ito nitong si Colonel Lacerto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dapat matumbasan po ninyo yan ng mga kaukulang ebidensya para pwede naman doon sa inyong inaalegasyonan na si Rodrigo Duterte. Kayo po ang bahalang mga tol maniwala sa mga sinasabi dito nitong si Lacerto. Ibibigay ko sa inyo ang opinyon at desisyon diyan. Siyempre, nasa sa inyo yan kung paniniwalaan nyo siya sa kanyang mga sinasabi. Sa atin naman, balansihin natin. Bigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag, siyempre, si Rodrigo Duterte, dahil ayon sa kanya, supplier daw po ito ng barel para sa mga CPP-NPA na pinabulaan na naman nitong si Lacerto. At siyempre, i-deny yan ng Rodrigo Duterte na may kinalaman siya sa illegal na droga. Tingnan natin sa hinaharap kung ano ang mangyayari dito mga tol. Pero sa ngayon, sana lumabas po kayo, Colonel Lacerto, at nang sa ganon, maipagdiinan ninyo sa harapan po ng publiko at higit sa lahat sa kinauukulan at in due time sa korte ang inyong mga alegasyon laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte.